Yo, mga kabakal, magandang hapon nga pala sa inyo. At ngayon ang pag-aaralan naman natin ay kung paano mag-welding ng malaking uwang. At ang magtuturo pa rin sa atin ay si Kuran Works. Ayun siya. Ayun na lang. Hindi ko alam yun eh. Ayun na lang magturo. Baka lalang lumaki awang. So yun at maraming nag-request sa atin kung paano daw mag welding ng malaki ang awang. So, sabi nga nila, sakit sa ulo daw. Ay talaga namang masakit sa ulo. Kaya nga pagka, tulad niya, mag-install tayo ng mga railings o kaya mga tubo, pag nagpit tayo, dapat lapat na lapat yung pagpit natin sa tubo para walang sakit sa ulo. Pero, marami rin sa atin na medyo hindi pa nila kabisado. Yun, hindi pa masyadong bihasa sa pagpipit ng mga tubo pag mamaiter, pag na-notching, yan parang hindi pa masyadong bihasa pagdating sa ganun. Kaya nga pagdating sa paghihinang, doon na sumasakit ang ulo nila kasi yung mga notching nila malalaki ang awang. So, paano nga ba natin weldingin yun at paano natin linisin na parang hindi siya halata na malaki ang awang na winilding natin? Meron na ako dito, ayan, tinutok na lang natin, tinumpok na lang natin yung tubo. So, papakita ko sa inyo kung paano natin weldingin yan at paano natin linisin. Okay. At bago ang lahat, shoutout muna kay Job Well Done. Ayan, kapatid natin sa iglesia yan. At yung mga nag-request sa atin, nag-request sa akin ng mga paano daw mag-welding ng mga 2G, 4G, 5G, 6G. Ayan, ito ang sasagot sa inyo. Job Well Done. Ayan, mga kabakal, bisitahin nyo lang yung channel na yan. Ayan, Job Well Done. Yan ang expert dyan pagdating sa mga GG na yan. Ayan, ay mga, kasi more on piping yan. Ayan, yan yung hanap trabaho din ng kapatid natin na nagbablog din. Marami din may tulong sa atin yan. Job Well Done, paki-support na lang din po natin mga kabakal. So yun, wala ba kayong shoutout? Wala. Go, Kyle. Wala. Ha? Nanay, tatay. Oh, araw-araw mo, shout out. Nanay Berta at tatay Boy. Oh. Shout out kay Nanay Berta at tatay Boy. Ayan, araw-araw mo, shout out. At sa batang Alicia Bohol. Oh, yun. Dapat araw-araw mo, shout out si nanay at si tatay. Okay, umpisa natin. Oh, dumaan pa yung walis ah. Yan. Umpisa natin mag-welding. Ang technique natin dyan, mga kabakal, ito, dahil malaki yung awang yan, at kung titignan natin na ilan yung awang yan. So, sobrang laki. Hindi lang siguro 10mm yan. Ayan, oh. Nasa 10mm. Ayan, nasa 10mm yung awang natin. Ayan. Ang diskarte natin dyan, pasadahan natin yan. Yan, dito, pasadahan natin. Kailangan papantay siya dito sa tubo na to kasi parehas uno media yan eh, yung tubo na yan. Kailangan papantay siyang ganyan. Pasadahan natin yan. Ang pull weld natin dyan, kailangan hindi siya masyadong babad. Kasi pag binabara natin, maluluto na husto yung stainless natin, madideform yan. Yan ang diskarte dyan, daanan natin dito. Pag nakarating tayo dito sa dulo, balik na naman tayo dyan. Daanan ulit hanggang sa magpang-abot sila dito. O, so, ganun lang ang diskarte niyan. Yan. So, bago natin punuin yan, bago natin pasadahan, ispatan muna natin yung gitna. Unahin muna natin yung gitna. Kailangan makakapit siya dyan. Tapos doon tayo mag-pull weld sa kabilang side. Para ang iniwasan naman natin doon, huwag siyang bumingkong. Yan, huwag siyang mabali yung dugtong niya.
Ayan, may spot na tayo dyan. So, dito tayo mag-umpisang mag-pull wheel sa kabila. Medyo malaki yung awang sa kabila. Ilan ba to? 15. 15 mm sa kabila. Laki. Ayan, siguro humatak na siya. Ayan o. Mapapansin natin, hindi na nakagitna yung tubo. Ayan, gumano na siya. Humatak na kasi nispatan natin yung kabilang side eh. Ayan, siguro mga ilang layer to. Yan. Yung iba tinatapalan nila yan. Nilalagyan kaagad nila ng ano yan kung may shafting na stainless, nilalagay nila diyan kaagad para kumapal. Pero wag nating gawin 'yon. Kailangan welding talaga. Pansin nyo, ayan, ang laki pa rin ng awang niya. Nakailang pasada na tayo dyan. Kaya kailangan lang, tiyagain dyan lang natin siyang pull wheel para matakpan. So, tuloy natin yung pag-pull wheel. So, ayan, napuno na natin. Kaya lang, kung mapapansin natin, ayan yung hinang natin, sobrang pangit talaga kasi nga napakalaki ng awang na hinahabol natin. Kaya kailangan tapusin mo tong video na to para makikita mo kung paano natin pagandahin yan. So ayan yung kanina, yung sobrang pangit ng hinang natin. Ayan, makikita natin, hinasa natin muna siya. At kung mapapansin natin, meron siya mga may mga tama siyang medyo malalalim pa. Oh. Kaya yan ang pasadahan natin ulit hanggang sa pumantay siya. Hindi ko napansin kanina, namatay pala yung mic. Ewan ko ba doon sa mic na to, kusang namamatay. Ayun, at yun, pinakita natin sa inyo kanina, yun nga, nawala tayo ng sounds. At kung paano natin pinulweld, inutay-utay natin hanggang sa napuno. Tapos hasa, pasada ulit, hasa, pull wheel ulit. Tapos ito na ngayon yung huling pasada natin. Ayan, nahasa na natin siya. At kung mapapansin natin, napuno na. Ayan. So, ngayon, ayan mga malalalim na yan. Pag kinapa natin, ayan, medyo hindi lang siguro makikita sa video. Pero pagka sinalat kasi natin, medyo makapal. Dahil sa pilir yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan, i-pull wheel natin siya. Tutunawin na lang natin yan, paikot. Para magpapantay na yung hinang natin. Yan na yung panghuling pasada natin. So, ayan. Ibig sabihin, yung malaking awang kanina, ayan, ito na siya ngayon. Ayan. Kaya lang, medyo matrabaho talaga siya. Medyo matagal-tagal natin siyang ginawa. Kasi nga, malaki yung hinabol nating awang. So, ngayon, i-pull wheel na lang natin siya paikot. Ito na lang. Ganyan na lang para hindi siya mamatay yung mic. Namamatay eh. Kita ba? Ayan, kanina, kung makikita natin yung hinang natin kanina, oh, ayan, oh, sobrang pangit. So, ngayon, hindi na siya masakit sa mata. Pag tinignan natin, maganda na yung hinang niya.
Yan, kailangan lang natin daanan talaga siya para pumantay. Kasi yung paghasa natin kasi, meron siyang nakaumbok dahil doon sa pillar, meron naman siyang nakalubog. Kaya kailangan pasadahan natin siya ng panghuling pasada para magpapantay na yung hinang niya. So sayang yung video natin kanina, nawalan lang yung, nawalan ng sounds. Ayan. Pagpasensyahan nyo na. Hindi ko napansin yung mic namatay. Yan. Yan. So, pag tinignan natin, ngayon, ito na yung huling pang huling patong niya. Ayan, yung huling pasada natin. Kanina, sobrang pangit. Ayan. O, ngayon, okay na. Nagawa natin ang paraan. So, ngayon, hindi na mahirap linisin to. Pagka ganyan ang hinang natin, pwede na natin ibaping diretso yan para makita yung pinakakaliskis niya. Yan, tingnan natin yung ibaping natin yung isang side. Ito, kailangan daanan pa rin ng ano yan, yung sa tamang proseso ng finishing. Kasi inasa lang natin yan diretso dyan eh. Pero itong hinang natin, kahit idiretso baping natin yan, maganda tingnan yan. So, ayan o. Oh. Ayan. Yan na yung winilding natin kanina, malaking awang. Ayan. So, diniritso na baping natin. Sa stainless kasi, alam nyo kasi mga kabakal, sa stainless, pag wala kayong tiyaga, hindi natin mapaganda yung trabaho natin sa stainless. Kasi hindi siya katulad ng bakal na pwede nating masilyahan. Sa stainless talaga, kailangan ng tiyaga para mapaganda natin yung trabaho. Yan. Tulad yun, malaki ang awang dahil nagkamali nga tayo sa pag-notching, kaya hindi natin maiwasan yung ganun ang mangyayari. So, malaki yung awang niya. Kaya nga maraming nag-request sa atin at maraming salamat nga pala sa mga nag-request dyan at sana nakatulong tong video na to para sa inyo. So, kung meron kayong mga katanungan at gustong malalaman, mag-comment lang kayo dyan sa baba at para magawa natin ng video yan. Sana nagustuhan nyo tong video na to mga kabakal at kita-kita po tayo sa next video. At hanggang dito na lang po tayo at maraming salamat ulit sa mga request nyo. Ingat po kayo mga kabakal, ingat po kayo lahat saan man kayo naroon. At babu!